Tanggapin man natin o hindi ay tayong lahat ay lilisan sa mundong ito sa itinakdang oras. Kung paano at kailan ay hindi po natin malalaman. Nakakalungkot mang isipin ay may mga taong malapit sa atin ang bigla na lamang nawawala ng walang babala. Ngunit totoo nga kaya na may mga pagkakataon na ipinapakita sa atin ng isang tao ay malapit nang pumanaw. May mga paraan ba upang ito ay mapigilan? Isa ka ba sa naniniwala sa signos ng kamatayan? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig palagi ng inyong programa. Itago mo na lamang ako sa pangalang Marivic. 25 years old at ang trabaho ay isang office staff. Nagpadala ako ng sulat sa inyo para ibahagi ang kwento ng kababalaghan na nangyari ilang taon na rin ang nakakalipas. Masasabi ko na kakabit na yata ng buhay ko ang pagkamatay ng mga tao sa aking paligid. Bata pa lamang ako nang mamatay sa sakit ang nag-iisa kong kapatid. Hindi na ako nagkaroon pa ng ibang kapatid dahil sumunod na namatay ang tatay ko nang ito ay malunod nang magpunta kami sa isang beach resort para sa pagsiswimming at para mag-enjoy. Ilang taon lang ang nakalipas ay ang aking lola naman ang nawala. Natulog lamang siya at kinabukasan ng umaga ay hindi na siya nagising. Iniwan ng lola ko sa aking nanay ang pangangalaga sa bahay nila na medyo luma na pero masasabi ko na matibay pa rin dahil ilang bagyo na ang dumaan ay hindi pa rin yon natitinag. Noon ay dalawa lang kami ng mama ko ang nakatira doon. Nagtatrabaho sa munisipyo ang nanay ko. May iba pang mga kapatid si mama pero sa pagkakaalam ko ay may kanya-kanya ng buhay. Ang iba ay nasa ibang bansa at doon na permanenteng nakatira. Kaya si mama na lamang ang maaaring mag-alaga ng bahay na yon. Simple pero masaya ang buhay namin noon ng nanay ko, Papa Dudut. Nasanay na kami na kaming dalawa lamang ang magkasama. At dahil sa nag-iisang anak ako ay naibibigay ni mama ang lahat ng aking pangangailangan kahit na hindi pa gaanong kalaki ang kanyang sinasahod. Pero hindi rin naman ako masyadong nagpapabili ng kung ano-ano sa nanay ko. Dahil naiintindihan ko ang pagod niya sa pagtatrabaho para lamang kumita ng pera. Tapos eh wala pa siyang katulong at siya lang mag-isa. Nag-aral na ako noon sa high school nang may dumating na lalaki sa bahay namin. Medyo payat siya, maraming tattoo at maangas kung magdamit. Mukha siyang mayabang. Galing ako sa school noon at first time kong nakita ang lalaking yon. Kaya nagtaka ako kung bakit siya nasa bahay at binigyan pa ni mama ng merienda. Natakot pa nga ako sa kanya kasi kahit may itsura siya ay parabang hindi siya gagawa ng mabuti. Parang puro pakikipag-away lang ang ginagawa niya sa kanyang buhay. "Yan na ba si Marivic, ate?" tanong ng lalaki kay mama. "Oo, high school na yan. Ilang taon na at gagraduate na siya," tugon ni mama sa lalaki. Tinignan ako ng lalaki at ngumiti sa akin. "Ang laki mo na pala. Magtapos ka ng pag-aaral at pagbutihin mo. Huwag kang tumulad sa akin na tinaman mag-aral kaya third year high school lang ang natapos. Hindi mo ba ako natatandaan?" ang sabi sa akin ng lalaki. Dahil sa hindi ko siya kilala ay hindi ko sinagot ang sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Pumunta ko sa aking kwarto at nagpalit ng damit na pambahay. Nilabas ko na mga gamit ko sa school para magsagot ng assignment. Habang ginagawa ko yon ay pumasok si mama sa kwarto ko. Tinanong ko si mama kung sino yung lalaki, Papa Dudut, na nasa sala na kausap niya. Nagtataka ako kung bakit kilala niya ako. Ang sabi ni mama ay si Tio Darwin ko daw yon. Bunso niya itong kapatid. At isang taon pa lamang daw ako nang umalis si Tio Darwin para sumama sa mga kabarkada nitong gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Napunta sa rehab
lumabas at gumamit ulit. Naging pariwara raw ang buhay ni Tito Darwin. Kahit daw anong pilit noon ng mga magulang nila na bumalik ito ay ayaw nito. Masyado kasing matigas ang ulo nito. Makalipas nga ang maraming taon ay nagulat si Mama nang biglang bumulaga si Tito Darwin sa bahay na iniwan ng lola sa kanya. Ang sabi raw ni Tito ay pinalayas ito ng babaeng naanakan nito dahil wala itong trabaho. Mas mabuti pa raw na wala ito sa bahay ng mag-ina nito dahil sa wala rin itong silbi. Yun pala, kaya pinalaya si Tito Darwin ay dahil may ibang lalaki na yung babaeng naanakan nito. Eh bakit nga po nandito si Tito Darwin? Curious kong tanong kay Mama. Dahil dito na siya titira simula ngayon. Wala na siyang pupuntahan. Nakakaawa naman, tugon ni Mama. Pero parang nakakatakot siya, Mama. Saka sabi mo nag-addict din si Tito Darwin. Hindi ba delikado yung ganong tao? Sambit ko. Marivic, dati pa yon. Ngayon na hindi na adik ang tito mo. Nagbago na siya, saka mabait yon. Ako na nagsasabi sa'yo, maganda rin kasi na may kasama tayong lalaki sa bahay na ito. Ang paliwanag ni Mama. Nung una ay hindi ako nakumbinsi ni Mama na mabait si Tito Darwin. Aminin ko, Papa Dudut, na hinusgahan ko si Tito base sa mga tattoo niya at maangas na pagsasalita nito. Iwas na iwas ako sa kanya. Kahit na binabati niya ako kapag galing ako sa school at ngiti lagi ang isinasagot ko sa kanya. Ayoko siyang kausapin dahil tatakot pa ako noon sa kanya. Walang trabaho noon si Tito Darwin. Palagi lang siyang nasa bahay, paninigarilyo at panonood ng basketball sa TV ang madalas niyang ginagawa. Wala kasing alam na gawaing bahay si Tito kaya kami pa rin ni Mama ang gumagawa ng mga yon. Nagtataka nga ako kung bakit hinahayaan niya si Mama na magtrabaho ng mag-isa. Gayong doon na rin siya nakatira sa bahay. Minsan, tinanong ko si Mama kung bakit nakatambay lang si Tito Darwin at hindi ito naghahanap ng trabaho. Ang sagot ni Mama ay ganun talaga si Tito Darwin. Tamad daw itong magtrabaho kahit noon pa. Pero mahusay daw itong magkumpuni ng mga sirang appliances. At kung may problema sa electric wiring sa bahay ay kaya nitong ayusin. Ang sabi ko ay hindi naman kami nasisira ng mga gamit kaya wala pala talagang gagawin itong si Tito Darwin kung hindi ang tumambay. Sinabi rin ni Mama na kaya niya kahit na hindi magtrabaho si Tito. Ngunit kapag dumating ang panahon na hindi na ay sa kanya kakausapin si Tito Darwin at uobligahin na niya ito na magtrabaho. Sa pagtagal ni Tito Darwin sa bahay ay nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan na taga doon sa aming lugar. Puro manginginom at mga kapwa tambay din ang mga naging kabarkada niya. Ayaw ko kay Tito Darwin nung una, Papa Dudut. Ngunit nag-iba ang tingin ko sa kanya noong may nambasto sa akin habang pauwi na ako sa bahay mula sa school. Naglalakad kasi ako pauwi. Dahil hindi ganon kalayo ang school mula sa aming bahay. May mga kabataang lalaki na nagbabasketball sa gitna ng kalsada ang sinipulan ako at tinawag akong miss. Sinundan pa ako ng iba at tinatanong ang pangalan ko. Nang hindi ko sila pinansin ay doon na nila ako tinawag na ng mga nakakabastos na salita. Yun pala ay nakita ni Tito Darwin ang lahat ng iyon dahil nagiinuman sila ng mga kabarkada niya sa tapat ng sari-sari store. To the rescue kagad si Tito Darwin at sinigawan niya ang mga nambaso sa akin at ang isa ay sinapak pa niya. Nagtakbuhan ang mga yon at talagang napaiyak ako kasi sa sobrang takot. Akala ko kasi kung ano ang gagawin sa akin noong mga lalaki. Buti na lamang talaga. At nandoon si Tito Darwin. Simula noon ay naging mabait na ako kay Tito Darwin. Nawala na ang takot ko sa kanya at na-realize ko rin na mali ang mga iniisip ko sa mga taong maraming tattoo. Hindi porket maraming tattoo ay masamang tao na. Madalas pa nga ay sila yung handang tumulong kapag may nangangailangan. Doon ko rin nakita ang sinasabi ni Mama na magandang may lalaki kaming kasama sa bahay.
Binigyan ko ng chance ang aking sarili na makaklose si Tito Darwin. Napansin ko kasi na kaya siya palaging nasa labas ng bahay ay dahil wala siyang nakakausap doon. Sa labas nga naman ay maraming tambay at manginginom na nakakakwentuhan niya. Samantalang ako na kadugo niya ay hindi niya kinakausap. Kaya naman kapag dumarating ako mula sa school ay nagtatanong siya kung kumusta ako ay kinikwento ko na sa kanya ang mga nangyayari sa akin sa school. Natuwa si Mama nang mapansin niya na naging close na ako ng unti-unti kay Tito Darwin. Maganda na nakikipag-close ka na sa tito mo, Marivic, para malayo na siya sa mga manginginom sa labas, ang sabi sa akin ni Mama. Kaya nga po eh, saka ko lang kasi nakita na mabait pala si Tito. Oo, medyo may pagkabasagulero siya pero mahal niya tayo at handa niya tayong ipagtanggol ang turan ko pa. Talagang nagbago na yan si Darwin. Dati kasi palagi yang napapaaway. Nakikipagrambulan pa nga yan at kung minsan ay uuwi na puro pasang mukha niyan. Sakit yan sa ulo ni na inay at itay. Pero siguro simula nang magkaroon ng anak ay nagbago na ang wika ni Mama. Speaking of anak, feeling ko ay miss na niya ang anak niya. Palagi niyang nagkikwento sa akin eh. Pero hindi niya direktang sinasabi na nami-miss na niya pagkikwento ko kay Mama. Dumating ang pagkakataon na tumaas ang singil sa kuryente at gas. Kasunod noon ay ang pagtaas ng mga bilihin. Eh medyo na stress si Mama sa pag-budget ng sweldo niya. Tila nakaramdam na rin si Tito Darwin na kailangan na niyang magtrabaho kaya nagsabi ito kay Mama na maghahanap ito ng customer na magpapaayos dito ng mga appliances. Binilhan pa nga siya ni Mama ng gamit para kapag may magpapaayos ay meron itong mga tools. May mangilang nila naman na nagpapaayos ng sirang appliances kay Tito Darwin. Nagbibigay siya ng pera kay Mama pero maliit lang. Ang malaking bahagi ng kinikita nito ay inilalaan ito sa alak at sigarilyo. Ang sabi sa akin ni Mama ay hayaan na lang namin si Tito sa bisyo nito. At least daw ay nagbibigay ito kahit papaano. Okay na raw yun kesa sa hindi. Saka wala naman kaming dapat na ikabahala kahit na naglalasing ito. Kasi after nitong mag-inom sa labas ay umuwi na ito para matulog. Hinayaan na lamang namin ni Mama si Tito sa mga gusto niyang gawin. Simula naman kasi nang dumating siya sa bahay ay wala kaming naging problema sa kanya. Kagaya ng mga nakaaway siya o kaya ay may nagreklamo sa kanya na may ginawa itong hindi maganda. Maliban pala doon sa sinapak niyang lalaki na isa sa nambaso sa akin pero deserve naman yon ng sinapak ni Tito Darwin. Bukod sa nakuha ni Tito Darwin ang loob ko, ay nagkaroon na rin ako ng tiwala sa kanya na hindi siya gagawa ng bagay na ikasasakit ng ulo namin ni Mama. Pero nagkamali kami. Isang gabi kasi ay may lalaki nagpunta sa bahay at nataranta sila. Yun pala ay may kasuntukan si Tito Darwin. Nagkapikunan daw habang nagiinom. Agad naming pinuntahan kung nasaan si Tito Darwin at naabutan namin na inaawat na siya ng mga tanod. Talagang gusto pa niyang suntukin yung kaaway niyang lalaki. Pero agad na kumalma si Tito nang makita niya kami ni Mama. Uminto siya sa pagwawala at sinabi sa mga tanod na uuwi na siya dahil naroon ang pamangkin at kapatid niya. Payapang sumama si Tito sa amin pa uwi. Nang nasa bahay na ay pinagalitan ni Mama si Tito Darwin. Ang sabi ni Mama ay akala niya ay nagbago na si Tito pero mukhang hindi pa pala. Agad namang humingi ng sorry si Tito Darwin sa nangyari. Sadyang lasing lang daw siya at hindi na nito nagustuhan ang sinabi ng kainuman nito. Pinipilit daw kasi ng kaaway niya na babalik siya sa paggamit ng droga. Nang napiko na si Tito ay saka nito sinapak sa mukha ang kainuman. Mabuti na lang at hindi nagbabarangay yung nakaaway ni Tito. Siguro ay alam din ng taong yon na kasalanan din niya kaya unang nanakit si Tito Darwin. Isang umaga habang kami ay nag-aalmusal na tatlo ay nagkwento si Tito Darwin sa napanaginipan niya nung isang gabi. Ano yan, nakita niya ang sarili niya na nakahiga sa kabaong. Pinaglalamayan daw namin siya sa simbahan tapos iyak kami ng iyak. Nagtataka pa nga raw siya kung bakit hindi namin siya nakikita. Kahit na anong sigaw daw niya
ay hindi namin siya marinig. Sinabi niya raw sa amin na buhay pa siya at hindi siya yung nasa kabaong. Akala nga raw niya ay hindi na siya magigising at mabuti na lamang at panaginip lang pala ang lahat ng yon. Tawa ng tawa si Tito habang at pagkatapos niyang ikwento ang panaginip niyang yon. Ani ay imposibleng mangyari sa totoong buhay ang panaginip niya dahil masamang damo daw siya. Matagal pa ang buhay niya. Kung si Tito Darwin ay tinatawanan ang panaginip niya, si Mama naman ay hindi. Napansin ko na para siyang kinabahan. Darwin, hindi maganda yung panaginip mo ha. Ikaw ay huwag na munang lumabas ng bahay ng isang linggo. Magpahinga ka muna sa pagtambay sa labas. Baka kung ano mangyari sa'yo. Nababahala ang sabi ni Mama. Masyado ka namang OA ate. Panaginip lang yun. Bahinahong wika ni Tito. Malay ba natin kung pangitain yun? Mas mabuti na ang sigurado. Kababalik mo lang dito sa atin tapos may mangyayari kagad sa iyo na hindi maganda? Naku Darwin, makinig ka sa akin. Pilit ni Mama. Dapat pa lang hindi ko na lang kinuwento sa inyo yung panaginip ko eh. Huwag kang sabi mag-alala ate. Walang mangyayaring masama sa akin. Sambit pa ni Tito Darwin. Tumayo na si Tito dahil tapos na siyang kumain. Pumunta siya sa likuran ni Mama at malakas nitong hinipad ang likod ng tenga ni Mama. Napasigaw na may kasabang pagumura si Mama dahil sa gulat. Ugali na ni Tito na gawin yon kay Mama kapag gusto niya itong asarin. Paraan na rin niya yon ng paglalambing kay Mama. Hindi ako mapaniwalain sa mga pamahiin o kung ano pang bagay na konektado sa mga ganong bagay. Pero sa pagkakataon na yon ay medyo kinabahan ako Papa Dudut. Kamag-anak ko kasi ang involved. Kaya nang pagkatapos naming mag-almusal ay nilapitan ko si Tito Darwin para sabihin na siya ay mag-ingat kung hindi niya kayang sumunod sa sinasabi ni Mama na huwag siyang lalabas ng bahay ng 1 week. Pati ba naman ikaw Marivic? Akala ko ba ang mga kabataan ay hindi naniniwala sa ganon? Ang tawa ni Tito Darwin. Kahit na Tito, walang mawawala sa iyo kung maniniwala ka ang turan ko. May mawawala sa akin yung araw na makakapag-inom ako. Saka kung oras ko na, kahit nasa labas ako o nandito ako sa loob ng bahay ay talagang mamamatay ako. Saka hindi ko pa nararamdaman na mamamatay na ako. Makikita ko pa ang magiging boyfriend mo tapos dadaan muna siya sa pagkilatis ko para masiguro kong matino siya. Nakatawang sabi ni Tito Darwin. Natouch ako sa mga sinabi niyang yon ni Tito. Feeling ko kasi ay nabuhay si Papa sa katauhan niya. Kung gaano kasi ka-protective si Papa sa akin ay ganun din si Tito Darwin. Dahil siguro sa ako ang nag-iisang pamangkin niya na napalapit sa kanya ay kaya ganun na lamang niya akong protektahan. Pakiramdam ko tuloy ay nagkaroon ulit ako ng tatay ng dahil sa kanya. Sa kabila ng mga sinabi ni Tito Darwin na wala kaming dapat na ipangamba ay hindi pa rin naalis sa akin ang pag-aalala sa kanya Papa Dudut. Kahit naman siguro hindi siya na naginip na nasa kabaong siya ay talagang kakabahan pa rin ako kasi palagi siyang nasa labas at nakikipag-inuman. Siyempre kapag lasing ang isang tao ay may tendency na mag-amok. Kagaya na lamang nung nangyari noon na may nakaaway si Tito na kainuman ito. Kahit na pinagsabihan na namin si Tito ay patuloy pa rin siya sa pakikipag-inuman sa may labasan. Kung minsan naman ay may nagpapagawa sa kanya ng sirang appliances kaya lumalabas siya. Medyo na stress na rin si Mama kasi matigas ang ulo ni Tito Darwin kaya hinayaan na lamang niya ito. Lagpas isang linggo na simula ng ikwento ni Tito Darwin yung masama niyang panaginip. Nakalimutan na namin yon saka wala rin namang nangyayaring masama sa kanya. Kaya kahit papaano ay nakampante na kami ni Mama. Ngunit kung kailan kampante na kami ay saka naman may nangyaring hindi maganda kay Tito Darwin. Nagulat na lamang kami nang may pumuntang barangay tanod sa bahay isang gabi at sinabi sa amin na isinugod sa ospital si Tito. Yun pala ay binalikan siya nung nakaaway niya nung nakaraan. Habang nakikipag-inuman si Tito Darwin sa kabilang barangay ay biglang lumapit yung nakaaway niyang lalaki dati at inundayan si Tito ng saksak sa tagiliran gamit ang kutsilyo.
Nahuli naman kaagad yung sumaksak at nadala sa ospital si Tito Darwin dahil medyo malalim yata yung saksak sa kanya. Ang sabi sa amin na iligtas naman si Tito, pero iyak pa rin kami ng iyak ni Mama habang papunta kami sa ospital. Pagkakita namin kay Tito Darwin ay nakahiga na siya at natahina ang sugat niya sa tagiliran. Nagawa pa niyang tumawa at magmalaki sa amin na buhay pa rin siya. Nakita niyo na, nasaksak na ako't lahat pero buhay pa rin ako. Masamang damo nga kasi ako, pagyayabang ni Tito Darwin. Baliw ka talaga, Darwin. Hindi ka nakikinig sa akin. Ang sabi ko sa iyo ay huwag ka munang lumabas ng bahay dahil doon sa napanaginipan mo. Simula pagkabata hanggang ngayon ay matagas pa rin ang ulo mo. Kahit na galit at ramdam ko pa rin ang pag-aalala ni Mama sa kapatid niya. Hindi pa rin na totoo yung panaginip ko kasi buhay pa rin ako, ate. Natatawang sabi ni Tito. Puro ka kalokohan. Basta sa pagkakataong ito ay makinig ka na sa akin, okay? Giit pa ni Mama. Sobra akong nag-alala kay Tito Darwin na mangyari yon sa kanya, Papa Dudut. Akala ko kasi ay kukunin na siya sa amin ni Lord. Mabuti na lang talaga at walang tinamaan na internal organ nang masaksak siya. Nang makauwi na siya sa bahay ay gusto kaagad makipag-inuman ni Tito para daw hindi na niya maramdaman yung pagkirot ng sugat niya. Biniro ko siya na hindi pa siya pwede mag-inom dahil baka biglang bumulwak ang tahi niya. Ako na rin ang nakiusap sa kanya na hintayin niya munang gumaling ang sugat niya bago siya sumabak sa pag-inom. Si Mama naman ay mas gusto na nasa loob lamang ng bahay si Tito Darwin. Kulang na lang ay ikulong niya ito. Pero naiintindihan ko si Mama kung bakit ganon siya kay Tito Darwin. Pinoprotektahan niya lamang ang kapatid niya. At dahil sa parehas kaming umaalis ni Mama ng bahay ay hindi namin alam kung lumalabas ba si Tito kapag wala kami. Kapag dumarating kami, palagi namin siyang naaabutan sa bahay at nanonood ng TV. Palagi niyang sinasabi kay Mama na hindi siya lumabas kaya huwag na itong magbunganga. Ilang buwan din ang lumipas bago tuluyang gumaling ang sugat ni Tito. Nang wala na siyang iniinda ay balik ulit siya sa pag-inom sa labas kasama ang mga tambay. Kahit pagsabihan siya ni Mama ay talagang ayaw nitong magpaawat. Takot na rin kasi si Mama na baka masaksak ulit si Tito o kaya ay mas grabe pa ang mangyari. Sinabi ko na lamang kay Mama na hayaan si Tito dahil nakakulong na naman yung sumaksak dito. Lumipas pa ang maraming taon, nakagraduate na ako ng high school at natapos ko na rin ang kinuha kong 2-year course sa college. Nakapagtrabaho na rin ako. Sa loob ng mga taon na yon ay walang nang nangyaring hindi maganda kay Tito Darwin. Kaya nakampante na ang kalooban namin ni Mama. Kilala na rin siya sa lugar namin kaya wala na siyang nakakaaway. Very protective pa rin si Tito Darwin sa akin. Mas nagkukwento pa nga ako sa kanya kesa kay Mama. Kapag tungkol sa love life ko, sa kanya ko rin unang ipinakikilala ang nanliligaw sa akin para makilatis niya. Kapag nagbe-break kami ay ilang naging boyfriend ko ay palagi kong sinasabi kay Tito na ako ang nakipag-break kasi sawa na ako. Kahit ang totoo ay nahuli ko silang may iba at naglolo ko. Kapag ganun kasi ang sinabi ko ay talagang bubugbugin ni Tito yung ex ko kasi ayaw niya na sinasaktan ako. May isang beses kasi na binugbog niya yung ex ko nang nahuli niya akong umiiyak kasi pinagpalit ako sa ibang babae. Isang gabi pagod na akong umuwi mula sa trabaho. Hindi na ako nakapag-dinner, dumiretso na ako sa kwarto at natulog. Nanaginip ako na nalalagas ang mga ngipin ko. Talagang ramdam ko yung isa-isang paghihiwalay ng ngipin ko sa aking bagang. Pati yung sakit ay nararamdaman ko na para bang totoo yung pangyayari. Nagising naman kaagad ako pero dahil hindi ko alam ang ibig sabihin ng panaginip na yon ay natulog na lamang ako ulit. Kinabukasan ng umaga ay saka ko lang naisipan na sabihin kay Mama ang weird na panaginip ko. Kasalo namin noon sa pagkain si Tito Darwin. Mama, alam mo ba, nanaginip ako kagabi na naglalagas daw ang mga ngipin ko. Ang weird nga eh, pakli ko. Diyos ko, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi mo ako ginising kagabi nang mapanaginipan mo yan? Halika,
Sumama ka sa akin bata ka. Natatarantang wika ni mama. Hinila ako ni mama palabas ng bahay at dinala niya ako sa puno ng mangga na nasa likod bahay. Inutusan niya akong ikwento sa puno ang panaginip kong yon at pagkatapos ay kagating ko raw nang madiin yung puno. Baka naman totoong malagasan ako ng ngipin kapag kinagat ko ng madiin yung puno, reklamo ko. Sumunod ka na lang, bilisan mo. Nanlalaki ang matang tura ni mama. Kahit nagtataka ako ay sinunod ko na lamang si mama. Kahit na may nakain akong itim na langgam, nang kagating ko ang katawan ng puno ay ayos lang basta nasunod ko ang pinagawa ni mama sa akin. Nang bumalik kami sa hapagkainan ay sinabi ni mama na may mangyayaring masama o may mamamatay sa isa sa mga miyembro ng pamilya kapag may nanaginip na nanlalaga sa mga ngipin. Kapag may ganong panaginip daw ay dapat na ikwento sa puno ang panaginip at kumagat sa puno pagkatapos. Pinagtawanan ako ni Tito Darwin nang sabihin kong hindi lang puno ang nakagat ko, kundi pati mga langgam. Sa sobrang pag-aalala ni Mama ay pinagsabihan niya si Tito Darwin na huwag munang lumabas at baka maulit yung dati na may nangyaring masama rito matapos itong managinip na nasa kabaong ito. Pati ang mga kapatid ni Mama ay tinawagan niya upang sabihin na mag-ingat. Alam ko na pamahiin at matandang paniwala na yon. Dahil kay Mama ko lang nalaman na masama pala ang ibig sabihin kapag nanaginip ng naglalagas ng mga ngipin. Pero hindi ko pa rin naiwasan ang matakot at kabahan na baka totoo nga na may mamamatay sa isa sa mga kamag-anak namin. Kaya naman panay ang pag-alala ko kay Tito Darwin na mag-ingat siya palagi dahil sa aming tatlo ay siya ay talagang malapit sa aksidente at kung ano-ano pang pangyayari na hindi maganda. Dalawang araw pagkatapos kong mapanaginipan yon ay may nangyaring hindi maganda kay Tito Darwin. Nakuryente siya sa bahay na inaayos niya ang electric wiring. Nangitim ang ilang daliri niya sa kanang kamay at walang malay siya nang dalhin sa ospital. Takot na takot kami noon ni Mama dahil parehas kaming nang iniisip na baka kunin na sa amin si Tito Darwin. Habang hinihintay namin kung ano na ang nangyari kay Tito, ay nabanggit ni Mama yung napanaginipan ko na naglagas ang mga ngipin ko. Baka raw ang aksidenteng nangyari kay Tito Darwin ang ipinahiwatig ng panaginip kong yon. Wala kaming ginawa ni Mama kundi ang magdasal at sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman si Tito Darwin. Stay at home uli siya ng ilang linggo sa bahay nang makarecover ay balik na ulit siya sa pagtambay at pag-inom sa labas. Nilimitahan na lang niya ang trabaho na tinatanggap niya. Kapag may involved na linya ng kuryente ay ayaw na ni Tito. Nagkaroon na siguro siya ng trauma dahil muntik na niyang ikamatay ang pagkakakuryente niyang yon. Hindi na lang si Mama ang nagpapaalala kay Tito Darwin na mag-iingat kundi pati na rin ako. Ngunit sabi nga nila, kapag oras na ng isang tao ay wala nang magagawa ang kahit na sino para pigilan pa yon. Isang hapon, kakauwi ko lang mula sa aking trabaho. Nasa kusina ako nang may maamoy akong nasusunog na tela. Akala ko ay kung ano na yon. Yun pala ay nasa likod bahay sina Mama at Tito. May sinusunog silang mga damit. Kanino mga damit yung sinusunog ninyo? Saka bakit po ninyo sinusunog? Ang nagtataka kong tanong. Kanina kasi, nang nanonood ng TV ang Tito mo, ay nakita ko na walang ulo. Kapag ganoon ay masamang signos yon. Mamamatay ang isang tao kapag may nakakita sa kanya na walang ulo. Kaya pinahubad ko sa kanya lahat ng suot niyang damit at sinunog namin ngayon bilang pangontra. Tugon pa ni Mama. Napa-sign of the cross ako sa sobrang kilabot na aking naramdaman sa sinabi ni Mama. Alam ko rin kasi ang kasabihan na yon at ang sabi pa nga ng iba dapat ay sinusukloban ng sombrero ang ulo ng taong nakita na walang ulo para pangontra sa signos na yon ng kamatayan. Nang gabing yon ay magkakatabi kaming natulog sa sala. Natakot kasi kami ni Mama na baka kung ano ang mangyari kay Tito Darwin. Kahit pa sabihin ng iba na masamang tao noon ang tito ko, para sa amin ni Mama ay nagbago na siya. Mabuti siyang tito sa akin at kapatid naman sa aking nanay. Pinagitnaan namin si Tito Darwin at kinabukasan ng umaga ay nagising kaming lahat na walang masamang nangyari kay Tito.
Sakto na Sunday ang araw na yon kaya nagsimba kaming tatlo. Ipinagdasal namin ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na si Tito Darwin. Wala kaming kaalam-alam na sa kabila ng pagsunog ni Mama ng damit ni Tito Darwin at pagdarasal namin na huwag muna siyang kunin, ay mawawala na pala si Tito sa amin ang araw na yon. Habang pauwi kasi kami ay may nadaanan kami nagtitinda ng isda. Bumili si Mama ng 2 kilo para pang ulam namin. Dahil sa kailangan bumili ni Mama ng mga pangsahog sa isda, ay inutusan niya si Tito Darwin na mauna na sa bahay para dalhin yung isda para malinisan na. Ako naman ay sumama kay Mama na bumili na mga kailangan niya sa lulutuing isda. Pagkatapos naming bumili ay umuwi na kami sa bahay. Nagtaka kami na wala pa si Tito Darwin doon. Akala namin ay napatambay pa sa mga nagiinuman pero wala doon si Tito. Hanggang sa makatanggap si Mama ng tawag mula sa isang ospital. At doon ay nalaman namin na nasa gasaan pala ng truck si Tito Darwin habang naglalakad pa uwi. Sinubukan pa itong revive pero wala na. Sumuko na si Tito. Nang iburol siya sa bahay ay pinanatili naming sarado ang kabaong niya dahil sa hindi kaya-aya ang itsura ni Tito. Sa tindi kasi ng pagkakabundol sa kanya ay halos hindi na makilalang mukha niya. Ganun na lamang ang gulat namin ni Mama dahil maraming nakipagburol kay Tito Darwin. Hindi namin akalain na marami pala siyang naging kaibigan sa lugar namin. Ang akala kasi namin ay yung ilang lalaki na kasama niyang umiinom ang tanging kaibigan niya. 2 gabi lamang ang naging burol ni Tito Darwin at nakapunta naman ang ibang kapatid ni Mama at iba naming kamag-anak. Pagkalabing namin kay Tito ay doon ko naramdaman ang sobrang kalungkutan, Papa Dudut. Ilang taon din kasi naming nakasama si Tito Darwin sa bahay. Sanay ako na 3 kaming nag-aalmusal at pag-uwi ko ay nakahiga siya sa sofa habang nanonood ng TV. Walang gabi na hindi ako umiiyak bago matulog. Miss na miss ko talaga si Tito Darwin. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng tatay sa 2nd pagkakataon. Natatandaan ko na araw yun ang Sabado, Papa Dudut. Parehas kaming nasa bahay ni Mama. Nasa sala ako at nakaupo lang habang nagsiselfon at bigla na lamang sumigaw si Mama na nasa kwartong tinutulugan noon ni Tito Darwin. Akala ko ay nakakita siya ng daga o kaya ay ipis. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at tumabi ng upo sa akin. Si Tito mo, nandun siya sa kwarto niya, naramdaman ko siya, Marivic. Umiiyak na sabi ni Mama pero may takot sa mukha niya. Ha? Paano nandun si Tito? Eh nailibing na natin siya. Nagtataka kong tanong. Ang ibig kong sabihin ay nagparamdam siya, ang tura ni Mama. Ikinuwento ni Mama sa akin na habang nagtitiklob siya ng mga damit na naiwan ni Tito Darwin, ay may naramdaman siyang parang nag-ihip sa likod ng tenga niya. Inakala niya noong una na baka yung electric fan kaya pinatay niya muna ito. Pero kahit wala na ang electric fan, ay may umihip pa rin sa likod ng tenga niya. Doon na siya napasigaw sa takot at napaiyak na rin. Noong buhay pa kasi si Tito Darwin ay madalas nitong hipan ang likod ng tenga ni Mama para gulatin si Mama. Napaiyak na rin ako. Naniniwala kasi ako sa ikinikwento ni Mama at alam ko na si Tito Darwin ang nag-ihip ng tenga ng nanay ko. Minsan pa nga ay kinakausap ko siya na sana ay magpakita man lang siya sa akin kahit sa panaginip ko. Pero mag-iisang linggo na simula nang mawala siya ay hindi ko pa rin siya napapanaginipan at wala rin siyang paramdam sa akin. Kaya may kaunting inggit ako kay Mama kasi nagparamdam ito sa kanya. Ilang araw na lang at 40 days na ni Tito Darwin, nawawala na ako ng pag-asa na magpaparamdam siya sa akin kahit sa panaginip. Naniniwala kasi ako na after 40 days ng pagkawala ng tao ay aalis na siya sa lupa at pupunta na siya sa kanyang dapat napuntahan. Siyempre kapag nangyari yon ay wala na talagang pag-asa na magparamdam si Tito sa akin. Sa ilang taon na nakasama namin siya ay talagang napalapit na ako sa kanya. Sabi ko nga parang tatay na ang turing ko kay Tito Darwin. Ang buong akala ko ay hindi na magpaparamdam sa akin si Tito Darwin. Pero isang gabi habang nakahiga ako sa kama at nagsiselfon ay bumukas ng mabagal yung pinto ng aking kwarto.
Napatingin ako doon at hinintay kong pumasok si mama pero walang taong pumasok. Tinawag ko si mama at baka siyang nagbukas pero walang sumagot sa pagtawag ko. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni mama sa may sala kaya lumabas muna ako ng kwarto ko. Tinanong ko siya kung siya bang nagbukas ang pinto ng kwarto. Aniya ay hindi siya. Lumabas pala siya saglit para bumili ng katol dahil medyo malamok sa may kusina. Nang sabihin ko na imposibleng bumukas ang pinto ng kusa ng kwarto ko dahil napakapinit talaga yon. Ang sabi na lang ni mama ay baka si Tito Darwin yon. Nagpaparamdam na raw sa akin bago sumapit ang 40 days nito. Hindi lang yon ang unang beses na naramdaman ko si Tito Darwin, Papa Dudut. Gabi rin noon at kakauwi ko lang galing sa trabaho. Medyo late na para sa dinner nang makauwi ako. Kaya mag-isa akong kumain dahil nauna nang mag-dinner si mama. Patapos na akong kumain nang may marinig akong sit-sit mula sa kung saan. Tumingin ako sa paligid ko pero wala naman akong nakitang ibang tao. Si mama ay nasa loob ng kwarto niya ng oras na yon. Ipinagpatuloy ko ang pagkain. Hindi na sit-sit ang narinig ko kundi mahinang pagtawag ng pangalan ko at boses yon ng isang lalaki. Nagtaas na ng balahibo ko sa braso ko sa sobrang kilabot. Alam ko kasi na boses yon ni Tito Darwin. Siguro ay buabawi siya sa mga araw na hindi siya nagparamdam sa akin kaya naman tinatawag niya ako para ipaalam sa akin na nandun pa rin siya sa bahay. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maging emosyonal. Nang lumabas si mama sa kwarto ay namumugto rin ang mga mata niya. Yun pala ay naramdaman pala niya si Tito Darwin. May umihip na naman pala sa likod ng tenga niya. Mukhang sinusulit na ng tito mo ang pagpaparamdam niya sa atin na kasi malapit ng 40 days niya. Lumuluhang sabi ni mama. Kaya nga ma eh, buwabawi si tito sa akin. Boses niya talaga yung narinig ko eh. Yung parang paus na hindi ko maintindihan. Natatawa pero lumuluha kong sabi. Hayaan mo na lang basta huwag ka na lang matakot at tito mo naman yon. Hindi naman yung gagawa ng hindi maganda sa atin kasi mahal niya tayo. Tayo ang tumanggap sa kanya nang iwanan siya ng asawa niya. Ang sabi pa ni mama. Hindi ko talaga maiwasang hindi matakot eh. Alam ko kasi na multo na si Tito Darwin. Sambit ko. Ganyan din naman ako nung una. Pero naisip ko na mabuti naman si Tito mo. Nung nabubuhay siya kasama natin kaya naniniwala ako na hindi niya tayo sasaktan. Hindi pa nanakot ang dahilan niya kung bakit siya nagpaparamdam kundi gusto niyang iparating sa ating dalawa na mahal niya tayo. Paliwanag pa ni mama. Sa 40 days ni Tito Darwin ay nagpadasal kami ni mama. Naganda rin kami kahit papaano. Bukod sa mga kapatid ni na mama ay dumating din ang babaeng na anakan ni Tito. Kasama nito ang anak ni Tito na malaki na ng time na yon. Ang sabi ng babae sa amin ay kaya pala palagi itong napapanaginipan si Tito Darwin ay dahil patay na ito. Halos isang buwan na rin daw na nagpapakita si Tito Darwin sa panaginip ng babae. Sinasabi daw sa kanya na dalawin naman siya nito. At kahit na hindi naging maganda ang pagsasama ni na Tito at ng babaeng yon ay hinarap pa rin namin siya ng maayos. Sinamahan namin siya sa puntod ni Tito Darwin. Siyempre kasama rin ang anak ni Tito Darwin na hindi may tatangging anak niya dahil kamukhang kamukha ito ni Tito. Akala ko kapag lagpas na ang 40 days ni Tito Darwin ay hindi na namin siya mararamdaman ni mama sa bahay. Pero hindi pala. Kasi kahit lampas na ng 40 days niya ay patuloy pa rin namin siyang nararamdaman kahit hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kung minsan ay may umiihi pa rin sa likod ng tenga ni mama. Kapag mag-isa ako ay bigla na lamang nagtataas ng balahibo ko sa braso at madalas ay napapanaginipan ko pa rin si Tito Darwin. Buhay na buhay siya sa panaginip ko. Masaya siya kaya alam ko na nasa mabuting lugar si Tito. May mga pagkakataon pa rin na may narinig akong pagsitsit at mahinang pagtawag sa pangalan ko. Dati kapag ganun ay medyo natatakot ako. Pero sa pagtagal ay nasanay na ako saka totoo naman ang sinabi ni mama na wala kaming dapat na ikatakot dahil hindi naman kami sinasaktan ni Tito Darwin. Gusto lang talaga siguro ni Tito na iparamdam sa amin ni mama na kahit na anong mangyari ay nandun lang siya sa bahay kasama namin. Palagi niya kaming babantayan kagaya ng ginagawa niya noong siya ay nabubuhay pa. Dito ko natatapusin ang aking sulat, Papa Dudut.
Medyo nakakatakot man ang kwento ko ay alam ko na may ilang listeners na makakaramdam ng kurot sa puso dahil ang ilan sa atin ay minsan na rin nawalan ng mahal nila sa buhay. Lubos na nagmamahal, Marivic. Tunay na walang kasing sakit na mawala ng taong malapit sa ating puso. Hindi man natin gustuhin ay isang kamatayan sa pangyayari na hindi natin kayang pigilan kahit pa makakita tayo ng signos at gawin ang mga pangontra para hindi matuloy ang kamatayan ng isang tao ay hindi na natin yon mapipigilan kapag oras na talaga nila. Masakit at mahirap ngunit kailangan nating tanggapin na walang permanente sa ating mundong ginagalawan. Lahat ay lilisan. Lahat ay mawawala. At magagawa na lang natin ay tanggapin na ang mga taong mahal natin ay pinahiram lamang sa atin ng Panginoon. At sa takdang panahon ay kukunin niya ito sa atin. Kaya habang kasama pa natin ang mga mahal natin sa buhay, ay palagi nating iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. Hindi lang sa salita kundi maging sa gawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.